Hi guys, what's up? Peraldo here. Ayan, muli tayong nagbabalik sa ating YouTube channel para magbigay ng honest review tungkol dito sa Hamster Combat. Kasi napansin ko lang this past few week, ang daming views ng Hamster Combat content natin dito sa ating YouTube channel. No, syempre kahit papaano, nababahala din ako sa inyo. And ayoko naman kayong magkaroon ng high expectation or umasa na kikita kayo ng malaki dito sa Hamster Combat. So make sure na tapusin nyo ang video na to kasi may mga matututunan kayo dito. Lalo na kung wala ka pang alam sa Web3, mga crypto-related games, no, yung mga play-to-earn, airdrop events, play-to-airdrop, at yung mga ganito nga na top-to-earn, top-to-airdrop. Okay, so without further ado, let's get started. Okay, so umpisahan agad natin yan sa withdrawal at cash out, no. Ang dami nagkalat ngayon sa social media, lalo na sa Facebook, na nakaka-withdraw na daw sila or nakakapag-cash out na sila sa Hamster Combat. Ang dami rin gumagawa ng content na how to withdraw, how to cash out sa Hamster Combat. Keep in mind guys, as of making this video, no, wala pang withdrawal or cash out dito sa Hamster Combat, no. And makikita nyo naman guys, no, sa ating app, wala pang ways talaga para makapag-withdraw or cash out. So abangan nyo na lang yan kasi according sa website nila is yung TGE nila is next month na, July 2024 this year. Okay, so yun yung tungkol sa cash out or withdrawal. So punta naman tayo sa too much users or players. So sa pagdami ng players or users, samahan pa natin ang mga gumagamit ng bot, no, or yung anumang third party app para lang sa mga abuse, para lang ma-abuse yung game, ay asahan natin na liliit yung rewards natin or airdrop na makukuha natin. Ito ay depende pa rin kung gaano katalino ang nasa likod ng game na to. O kaya nung team developers nito, no, kasi as of now napaka-misteryoso pa rin ng Hamster Combat, no. Hindi pa rin nila nilalagay sa website nila kung sino yung mga team or kung sino man yung mga taong nasa likod ng game na to. Okay, so yan, abangan lang natin kung paano nila mababalanse or mabibigyan ng tamang rewards ang bawat players or users. Okay, high expectations. So at dahil nga sobrang daming players ang naglalaro nito, marami din ang umaasa nakikita sila ng malaki dito. So ito yung nasa trend ngayon, no, Hamster Combat na halos nangunguna sa Telegram, play to earn, top to earn, play to airdrop, no. Talaga naman nagkalat na nga. So tandaan natin ang mga airdrop events or play to airdrop o kung ano man yan ay hindi dapat tayo nag-expect ng sobrang laki or huwag tayo mag-expect nakikita tayo ng malaki dito kasi sa totoo lang wala pa rin tayong kasiguraduhan, 'di ba? Pwedeng magbago yan sa isang iglap, pwede rin silang mawala sa isang iglap, 'di ba? Okay, huwag kayong mag-expect na makakuha kayo ng malaking halaga dito. Okay, at isa pa, marami na rin akong nasalihan na airdrop event or play to airdrop, social engaging or social farming. Pero most of this ay hindi ganun kalaki yung mga nakukuha ko. Worst is hindi ako napapasama sa eligibility pagdating sa airdrop, no. Yung parang hindi daw ako eligible sa airdrop. So siguro, malas lang din ako pagdating sa mga airdrop hunting. May mga nakikita naman ako tan talagang pumapaldo pagdating sa mga airdrop. So yun guys, gawin natin example yung Bubble Ranger ng Imaginary One. So napakaganda na project na to ng kanilang mismong project, no. Sobrang laki ng funds na na-raise nila dito. Yung mga big time companies na nagiging partner nila, no, sa katulad na lang ng Samsung, ng Hugo na brands, na yung parang clothing brands, no, na mamahalin. So dahil sa mga gaganda pinapakita nila, eh marami talaga nag-expect na papaldo sila dito, no. Malalaki yung makukuha nila sa airdrop, isa na rin ako doon. Okay, so ako bilang ordinary player or airdrop hunter ay nagpursige at nagtiyaga dito, no. So gumastos pa ako dito guys, makikita nyo naman yung value, no, puro $99 yung mga pinagbibili ko dyan. Okay, tapos yun, siguro umabot ng 12,000 mahigit, no, 12,000 pesos mahigit yung mga nagastos ko dahil ng mga skin bonuses, no. Kasi dito guys, kapag may mga legendary skin ka, ang laki ng percentage, no, like 30% bonus yung makukuha nyo. So ako nakarating ako sa up to 200% bonus kasi guys, pag naglaro kayo dito, para kasi tong temple run, no, or kaya subway surfer, no. Ayan, kung mapapansin nyo, ang daming nakalatag na coins. Okay, so yung mga coins na yan ma-convert siya into bubble token. Okay, ang tawag dito sa mga coins na to is bubble coin. So ganyan siya guys. Okay, so nakakainggan nyo talaga, nakakalibang at the same time. Ang ganda kasi ng graphics, no. To be honest, maganda yung graphics. So, ayan, nag-enjoy ako, gastos ako. So, hindi lang yun guys, bumili din ako ng mga NFTs nila dito, no. Yung mga IO riders at saka yung mga artifacts, no. Kasi, syempre, yung utilities nito is maganda. Tapos, mapapasama ka sa mga airdrop. So, sa mga NFTs naman itong Bubble Ranger, siguro nagastos ko around 100,000 pesos in total. So, sobrang naging bullish ako dito sa project na to, no, which is yung
big mistake na natutunan ko, no, lalo na kapag yung perang ilalabas mo is nakalaan sa iba. For example kasi guys, kinakalat ko yung mga assets ko para mas dumami sila na mas mabilis. Ang ginawa ko kasi, lahat ng assets ko binuhos ko dito sa imaginary ones, no, kasi para sa akin ang ganda talaga. Okay, so ngayon, fast forward tayo guys, inilabas na nila yung token. Okay, yan, so nang mas maaga, naging misteryoso dito yung conversion nitong bubble points. Yan, mapapansin nyo naman, may 5 million tayo dito sa taas, diba? Naging misteryoso yung conversion rate nito, bubble points, at saka yung naipon natin sa social media farming. So ilalagay ko na lang din sa screen. Okay, so late ko na rin na-discover ito, kaya hindi ako ganun nakafag-farm ng matindi. Fast forward ulit tayo guys, at eto na nga, dumating na yung araw ng release ng airdrop nila, season 1 airdrop, para sa mga farmers na tinatawag, yung mga naglalaro nitong games na to, at saka yung mga social media farming, no. So yun, sa sobrang daming nadismaya sa conversion rates at sa rewards na nakuha dito, no, worst is yung iba, hindi sila eligible. Okay, so katulad ko, hindi ako eligible. So ipapakita ko na lang sa screen nyo, kahit na meron naman na siyang free view bago pa pumasok yung mismong release ng airdrop. So ang ending guys, yung iba hinayaan na lang kasi gaspi pa lang, talo ka na. For example guys, binigyan ka ng airdrop na nagkakahalaga ng 200 pesos. Tapos yung gaspi mo, aabuti ng 500 mahigit. Diba? So ang gagawin mo dyan, papabayaan mo na lang yan. So sabi nga nila dito, farmers got farmed. Ibig sabihin guys, parang nagamit kami, sila, tayo, para lang mas makilala pa or kumalat yung project. Okay, so yun yung natutunan ko dito, no. Na gusto ko i-share sa inyo na dapat yung malaman na huwag kayong mag-expect ng malaki pagdating sa hamster combat. Okay? Paldo, salamat. Paldo, move on, lesson learned. Okay? Pero pwede nating ibahin to si Hamster Combat kasi under siya ng Telegram app. So nauna na kasi yung Notcoin, no. So sa Notcoin kasi nakikita ko na dati yung Notcoin. So hindi ko siya pinapansin kasi under Telegram app, tapos tap lang, sabi ko, no, yun, parang paano ka babayaran doon, paano makikita doon. Okay, so ganun kasi naiisip ng mga tao na wala pa talagang alam pagdating sa Web3. Okay, sa mga airdrop na yan. So basically guys, yung Notcoin, tap, yung mga tasks, engaging, invites, farm, mag-iipon ka ng coin, tapos yun, may iipon mo siya. Yung coins na yun, katulad itong naiipon natin na coins, may equivalent siya na value, no? Into token, Notcoin token. So yun, ang daming pumaldo dun guys sa Notcoin. Yung iba 6 digits, yung iba nga million pang inabot, no, sa pagpa-farm nun. Simula na lumabas yung napakagandang output nung Notcoin project na yun guys, naglabasan na yung mga games sa Telegram, no. So parang Axie lang before. Naalala nyo yung Axie Infinity before, di ba? Bigla siyang ingay. So after no, naglabasan na rin yung mga play to earn na games, no. Most of them are scam. So parang ganun lang din yung nangyayari ngayon. Kaya sinasabi ko sa inyo dito sa Hamster Combat, huwag kayong makakampante, no, na talaga makakakuha kayo ng malaki. So yun nga, para sa akin, since Telegram app siya, feeling ko naman yung eligibility natin, yung not eligible for airdrop, is maliit yung chance na mangyari, no. Kasi tulad yan guys, Recta Telegram pan wallet yung ginawa ko, hindi na ako gumamit nung external wallet, para sure talaga na just in case na magkaroon ng TGE, makakuha tayo ng airdrop, eh pumaldo tayo, ba? Diba? Or masecure natin yung airdrop na makukuha natin. Ito guys, yung sasabihin ko sa inyo, based lang on my opinion and experience, no. So bakit ako 50-50 dito sa Hamster Combat, no, kung bakit parang medyo may doubt ako. So una kasi guys, yung website nila napakasimple, no. Oo, napaka-misteryoso nila. Syempre duda pa din, no? Kasi napakasimple ng website, no. Malinis naman, oo. Okay, so yung nandito lang kasi yung roadmap. Ang problema kasi guys, nasa June na tayo. July, TGE na, ilalabas na yung token nila. Ang problema, yung white paper nila, coming soon pa din. So dapat kasi itong white paper, gawa na to eh. May labas na nila to sa website nila para makita natin kung ano bang meron sa project na to, ano ba yung mga tinatago nila, kumbaga sa pagkain, ano yung recipe nila para ma-maintain nila yung sarap ng pagkain nila, at ano pa yung options nila. Utilities nga, kung ano yung mga utilities pa nitong project na to, ng token, etc., etc. Okay, so yun yung another misteryoso pagdating sa akin dito nga sa website nila. Okay, ang daming wala, team, hindi natin makita yung team. Roadmap, yan, nandyan na yung roadmap, pero napakasimple.
White paper, wala, coming soon. Tapos transparency. Ayan. So hindi ko makita yung transparency. Hindi katulad ng Pixel Burst, guys. Pixel Burst, napaka-transparent nila lahat, nakikita ko yung mga dapat kong makita at malaman. Sa Pixel Burst meron. Okay, sa mga hindi nakakalam ng Pixel Burst, guys, check nyo yung aking YouTube channel. Nagawan ko ng video yan. Parang Hamster Combat lang din yan. Okay. So yan, balik tayo sa Hamster Combat. So, isa sa dahilan bakit 50-50 pa rin ako, lahat kasi ng platform nila verified. So, yun yung good. Okay, YouTube nila verified. Ayan. Verified sila. Twitter, verified sila. Telegram, verified. Yung mismong bot nila, verified din. So, doon, medyo may hope pa ako, no? Para sa akin yan, again, opinion ko to, guys. Okay, so, malaya kayong mag-comment down below kung ano yung opinion nyo tungkol sa Hamster Combat. Ang isang positive side na nakikita ko naman dito, marami kang matututunan sa Hamster Combat, lalo na sa mga wala pang alam sa Web3 crypto. Actually, guys, panoorin niyo yung video nila sa YouTube kasi dito may matututunan ka. Ayan, crypto wallets, Solana ETF, 'di ba? Puro tungkol sa crypto yung topic nila. Biggest crypto scam, crypto wallets nga, tapos yung mga meme coins, okay, fiat and crypto. Tapos yung centralized and decentralized exchanges, ang dami, no? Ang dami yung matututunan dito. Sa totoo lang, guys, kung papanoorin nyo to mabuti, marami kayong matututunan pagdating sa crypto, Web3 at kung ano pa. Okay? So yun, guys, that's it. Hanggang dito lang yung ating video. Sana may natutunan kayo dito. Okay, so again, guys, huwag mag-expect ng mataas dito sa Hamster Combat. Tandaan natin na may possibilities na makakuha tayo ng airdrop, pero maliit na lang. So kung makapagbigay sila ng malaking airdrop, sobrang hahanga talaga ako sa team nito, kung sino man yung mga taong nasa likod ng Hamster Combat. So at isa pa rin, guys, syempre nababahala din ako, no, kasi ang laki ng views natin sa Hamster Combat. Kung mapapansin nyo, guys, puro 100,000 views yung mga Hamster Combat content natin, kaya ako naisipan gumawa ng video na to. Okay, ayoko kasi maging bias, no, gusto ko transparent ako pagdating sa mga ginagawa kong content dito sa ating YouTube channel. Then, guys, bago natin end yung video, sumali kayo sa aking Telegram channel, no, t.me/heraldofficialchannel. Dito ako naglalapag ng mga Hamster Combat daily combo, daily cypher. Okay, ang dami kasing naghahanap, paano ko daw nalalaman daily combo, daily cypher. Sumali na lang kayo sa Telegram channel ko, tapos yun, ilalapag ko na rin dito yung daily combo ng Pixel Burst. Kasi, guys, para sa akin yung Pixel Burst transparent, ito yung ginawa ko na siya ng video tungkol sa Pixel Burst, guys. Okay, so kayo na lang mag-explore, do your own research, bahala na kayo. And yeah, hanggang dito na ating video. See you on the next one. Peace!